Kung sige bang gumawa na pang himagas pero wala kayong blender at itlog, nako, tara, wala na pa tumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap na pang himagas. No blender, no eggs. Tara, simulan na natin. So, meron ako dito ang apat na loaf bread or sliced bread. Ito ay may sukat na 4x4 inches. Asin, vanilla essence. Yan. Kung wala kayo na ito, okay lang. Condensed milk. Sa tamis naman, ay depende na lang sa inyo. At tikman nyo muna bago nyo lutuin. Agar-agar powder, 2 teaspoon. Kung wala naman kayong agar-agar powder, pa pwede tayong gumamit dito ng plain gelatin powder. Doblehin nyo na lang yung amount. 1/2 cup powdered milk. 1/3 cup ng unsweetened cocoa powder. At syempre ng ating tubig. 4 cups ang kakailangan natin dito, pero paunti-unti lang ilagay natin. Halu-haluin natin yung ating mga ingredients dito. At kung may mga nakikita kayo dito na buo-buo, okay lang yan. Kasi sasalain naman natin ito mamaya. Ayan, so ito hayaan lang muna natin nakababa dito para lumambot. Next, so over medium heat, 1/2 cup ng white sugar. Iintay lang natin ng matunaw at huwag kayo gagamit ng kahit anong tools kasi didikit yung ating sugar doon sa ating gagamitin. Kaya, wait lang tayo. Okay, malapit na. At kapag malapit na matunaw yung ating asukal, hinihinaan ko na dito yung ating apoy para naman hindi masunog at pumakla yung ating caramelized sugar. Maglalagay ako dito ng mga 1 tablespoon ng tubig. Alright? O, dahan-dahan lang. Okay, transfer na natin ito sa ating molde. So, ito yung ating gagamitin yung molde. Ito ay may sukat na 7 inches in diameter. Guys, dahan-dahan lang. At alam ko na marami na magtatanong sa inyo, Mama Shirley, bakit hindi mo nalang directly na painitin dito yung asukal? Kasi guys, nagkakaroon ng scratch at kapag na-scratch yung ating pano, nangangalawang. Kaya mas maganda rin ganitong paraan. Next, ito naman yung ating mixture na ginawa kanina. So, halu-halu ilang natin. Again, yung mga buo-buo pa yan. At talaga na mga tunaw na yung ating tinapay. Pero kanina, gamit na malinis sa kamay, talagang minasage-massage ko yan. Hindi ko lang naipakita, pero yun ang gawin ninyo. Okay, then istray lang natin ito. So, pisa-pisain natin yan syempre kasi kakailangan natin ng bread. Ayan din yung magpapaset ng ating dessert. Ayan. Sa wakas. So, bago natin ito lutuin, ay, tikman mo muna natin. Pulong siya sa tamis, kaya magdadagdag pa ako dito ng condensed milk. Ating kawali. So, over medium heat, ay lutuin natin ito at pakuluan ng isang beses. Meaning, kapag nakikita na natin ito na kumukulo, ay patay na natin ang apoy at i-transfer na natin sa ating pan. So, huwag ito kalimutan na halu-haluin kasi dumidikit talaga ito sa bottom ng ating pan. At yung pinakagilid, ayan, ay i-scrape natin yan syempre. Ayan, at kumukulo na yung ating mixture, patay na natin ang ating apoy. So, dito ay ilalatras ko muna in room temperature for at least 30 minutes. Then, ilalagay ko ito sa ref for minimum 4 hours hanggang sa mag-set at lumamig. Wow! Iwain natin sa gilid. Oh! Kaya malalabasan. Ganda. And now it's done! Our no blender, no egg na napakasarap na chocolate pudding. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Ma'am Shirley, anong flavor ang ginawa natin ngayon sa ating napakasarap na dessert? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section.
At nga pala kung meron kayong ibang request dito sa Angstrap Grabe, pakicomment naman sa comment box section. Tara na guys, wala na pa tumpik-tumpik pa. Kain po tayo. Hindi ko na-expect na super creamy ng loob ng ating pudding. Napakasarap, tamang-tama yung timpla. Again, pwede nyo i-adjust yung tamisa kung anong gusto ninyo. Dagdagan nyo pa yung condensed milk. Why not? Diba? Sarap. Guys, hindi siya lasang tinapay. Lasang cake talaga naman na ala pinaghalong jelly cake at leche flan. Ganun yung lasa. Sarap. So, yan po guys. Maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye.